Musta mga ka-people? Maraming salamat sa pagbisita sa aking munting channel na siguradong meron kang mapupulot na kaalaman at mga kwento na iyong magugustuhan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe at pindutin ang kampana para ma-update ka sa mga bagong kaalaman at istorya. Salamat! Sa panahon ngayon, nauso na naman ang pag-aalaga ng mga halaman at bulaklak sa bahay, lalo na nung nagkaroon ng lockdown. Di lang sa ibang bansa, lalo na dito sa Pilipinas. Mga nagmamahalang halaman at mga naggagandahang bulaklak. Kahit gaano ito kamahal, binibili pa rin ito para lang makuha ang hilig nila. Ang mga halaman ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga taong nag-aalaga dito. At tinatawag na plantito at plantita ang mga nag-aalaga. Mga ka-people, narito ang 10 sa pinakamahal na bulaklak sa buong mundo. Number 10, Lisyantus. Ang Lisyantus ay namumulaklak taon-taon at lumalaki hanggang 5 sentimetro ang lapad. Mayroon itong sensitibong ruffled, malaki na petals at may kita sa isang saklaw na kulay mula sa asul na lila, lavender, puti at naputlang lila. Ang bulaklak na ito ay mahal sapagkat nabubuhay lamang ito sa loob ng isang linggo matapos itong putulin mula sa tangkay. Ang mga bulaklak na ito ay maselan at maputi ang kulay, kaya tinatawag silang mga bulaklak na papel. At ito'y nagkakahalaga ng $10 to $35 per bundle. Number 9, Lily of the Valley. Ang Lily of the Valley may matamis na amoy, ngunit nakakalason din. Ito'y may isang masarap at pino na itsura. Ang bulaklak na ito'y karaniwang lumalaki sa huling buwan ng tag-sibol at nabubuhay lamang sa loob ng isang linggo. Kailangan kunin ng mga aani ang bulaklak na ito na may mabuting pag-iingat upang humaba ang kanilang buhay. At ito'y nagkakahalaga ng $15 to $50 per bundle. Number 8, Hydrangea. Ang hydrangea ay halos puti ang kulay, ngunit maaari din makita sa kulay na lila, light purple, pink at asul na mga kulay. Ang mga bulaklak na ito ay madaling malanta. Sa makatuwid, ipinapayang bilhin ng mga ito kapag malapit na ang mga pagdiriwang hanggat maaari. Malawakang ginagamit ang mga ito sa maraming mga okasyon, lalo na sa mga kasal. Ngunit nangangailangan ng maraming oras upang maani ang mga magagandang bulaklak na ito at itinagkakahalaga ng $6.5. Number 7, Gloriosa. Ang Gloriosa ay may kita lamang sa Asia at Timog Afrika. Ito'y mahal dahil ito'y isang bibihira at natatanging bulaklak. Ang Gloriosa ay may mga magagandang petals na may mga pagbabago ng mga kulay mula sa gitna hanggang sa dulo. May kita mo ang mga bulaklak na ito sa mga kulay na yellow-green, dilaw, kahel at dark red at ito'y nagkakahalaga ng $6 hanggang $10 per flower. Number 6, Tulip Bulb. Ang simple at karaniwang tulip ay sumikat noong 17th siglo sa bansang Holland. Nang ibinenta ito sa napakataas na halaga. Gustong gusto ng mga Dutch ang hugis nito at malalim na mga lunti ang kulay na mas maganda kaysa mga ibang bulaklak. Ang kanilang presyo ay naglalaro sa 10,000 guilders hanggang 5,700 Jewish dollar. At ang tulip ay nanatiling simbolo ng katayuan mula noon. Number 5, Saffron Crocus. Ang saffron ay isang tanyag na pampalasa at pangkulay sa maraming mga lutuin. Ang bulaklak ay may luntian na kulay na may dilaw na estemen. Ngunit ang paghahanda ng pampalasa mula sa bulaklak na ito'y napakahirap dahil halos 80,000 na mga bulaklak ang ginamit upang makuha ang 500 gramo lamang ng pampalasa. Gayunpaman, sulit ang pagsusumikap dahil ang pampalasang ito ay labis ang demand sa merkado at ito'y nagkakalaga ng $1,200 hanggang $1,500 per pound. Number 4, Gold of Kinabalu Orchid. Ang bulaklak na ito ay sobrang mahal dahil sa kanyang pambihirang kagandahan. Ito'y may kaakit-akit na berdeng mga petals na pinalamutian ng mga pulang tuldok at may kita lamang sa pambansang parke ng Kinabalu, Malaysia.
Mahirap hanapin ang bulaklak na ito dahil tumatagal ng maraming taon upang lumitaw. Ang pagiging bihira at napakataas na presyo na nakuha ng orchid na ito, na kung tawagin ay Golden Orb Kinabalu, ay nagkakahalaga ng $6,000 per piece. Number 3, Shenzhen Nongqi Orchid. Ang orchid na ito isang bulaklak na gawa ng tao at pinangalanan sa pangkat ng mga manaliksik na original na nilalang na ito. Tumagal ng 8 taon upang mabuo at maobserbahan ang bulaklak na ito. Ang mataas na presyo nito ay dahil sa pambihira at kagandahan at ang hirap sa paggawa nito. Ang orchid ay tumagal ng halos 5 taon upang mamulaklak at ito'y nagkakahalaga ng $200,000. Number 2, Juliet Rose. Ang gumawa na si David Austin ay tumagal ng 15 taon upang mapalago ang kaibig-ibig na bulaklak na ito. Ipinakita niya ito sa mundo sa Chelsea Flower Show noong 2006. Ang rosas ay nagkakahalaga ng humigit kumulang na $15.8 million. Number 1, Kaduple Flower. Ang bulaklak na ito hindi mabibili ng salapi dahil bihira itong makita. Ang kaduple ay isang cactus at namumulaklak lamang sa gabi. Ito'y mistulang nakakapawi ng pagod dahil sa kaibig-ibig nitong amoy. Ang kaduple ay namumuhay lamang ng ilang oras matapos itong mapitas. Sa makatuwid, hindi maaari o imposibleng maibenta ang kakaibang bulaklak na ito. At ang presyo nito ay hindi malaman hanggang sa ngayon. Ang mga nasa listahan ay talagang bibihira sa mundo at gawa ng tao. Kaya ito'y napakamahal. Kaya bumili ng mura para makatipid. Paano ba yan? Mga ka-people, ako'y magpapaalam na. Hanggang sa muli, paalam!